Feeling ko ba chile? Oh my god! Oh my god! Okay, let me read. Dear Ate Charo. Bakit napakalinaw? Tingnan mo dyan kung saan lugar yan. Isa po akong otorisadong official ng Manila Traffic and Parking Bureau. Batay sa aking inspeksyon ng nalitratuhang larawan sa ibabaw, ang motor na bihikulo ay pinaandar na lumalabag sa ordinance number 8676 serye ng 2020 ng City of Manila. Walang sinabi! Disobedience to traffic controls and signs. 2,000? Isang violation lang? Oo. Oh. Maliit na bagay, 2,000. Ouch. Oh, no! Ano mo na, bayaran mo na. Sige, since I'm a good abiding law citizen of Manila, I appreciate your warning, your letter, your policies, and thank you for this opportunity. Sana hindi ka nilalamok. Sige, bye. Are you ready? First time to have a letter from City Hall containing... So, welcome back to my channel. Yung upload ko talaga. Niyak si Charlie. Hindi siya natatawa. Nakareceive ako ng letter! From City Hall. Nalab ako ni Mayor. And let's see. Let's see kung ano tong violation na to. Feeling ko oh bike lane. Oh my God! Bike lane it is. Oh my God! Actually, dalawa yung pwede. Pwedeng ako, pwedeng si Daddy. Pero depende kanino kung... ba? Wait, kanino po nakapangalan yung sasakyan? At sino akin, ang siyempre. At sino ang magbabayad? Siyempre, sa akin! Tingin! Oh my gosh! Oh my God! Saan yan? Lacson, Lacson. Okay, let me read. Dear Ate Charo, notice of violation. Where? No contact appreciation program. Date and time of violation, August 22. Asan yung August? Wala na. Napulit na. 22. Linggo! Si Daddy to! Nauna pa siya. Nauna pa siya. Linggo yan, hindi ako yan. Saan to? Isa po akong otorisadong official ng Manila Traffic and Parking Bureau. Batay sa aking inspeksyon ng nalitratuhang larawan sa ibabaw, ang motor na bihikulo ay pinaandar na lumalabag sa ordinance number 8676 serye ng 2020 ng City of Manila. Walang sinabi! Ano violation? Location of violation, Chinese General Hospital, lanes 1-3 westbound. Eh, sino nagpunta Chinese? Kayo? Linggo ba tayo? Linggo ba tayo nagpunta? Hindi tayo nagpunta doon. Eh, sino pupunta ng Chinese Hospital? Papunta roon. Papunta Kalookan niya. Ito yan. Tama, taging sing. Disobedience to traffic controls and signs. Ay, hindi sinunod yung... Baka kumanang kayo ng no left, no right turn. Pumunta ba tayo sa inyo ng 22? Di ba hindi nga tayo umalis nun? Kasi kakapunta lang natin ngayon eh. Hindi tayo umalis. Baka swerving yan, yung hassle nyo yan. Anong swerving? Wala ka sa lane. Changing lane. Kumanang ako kayo kung maliwa. Ne. Hindi ginagawa mong galing dito, bigla kang kakanan na gano'n. Boom, ha? Mama. Oh, okay, no. Magkano lahat? Magkano yan? 2,000. Isang violation lang? Oo. Oh. Maliit na bagay, 2,000. Ouch. Ano masasabi mo sa 1,000? Hindi kasi meron doon na from, ano yan mama? From Loloma ba yan? Loloma ba yan? Tinatakot natin. Dimasa lang. Kakaliwa ka sa Chinese din. So, pupunta ka talaga sa pinaka
right lane dahil magra-right kami. Kailang ibig sabihin ito? Magbabayad ka. Red light, ayun. Ah, patingin, patingin. Hindi nakikita. Ah, red light. Wala kang takas. Red light. Di ba ano, yung gitna, sabi ko nga sa'yo, baka rin may ano pa doon. Nag-go tayo? Oo. Di ba, bago mag-Chinese, ay, yung gitna ng Chinese mismo, may stoplight kasi lalabas yung galing building. Yung galing building, diba yung pure gold yung building na yun, may red light, ay may ano doon, stoplight. Nag-stop tayo doon nung last time. Umuwi tayo, yan ata yung ano, yung kinuha natin yung mga halaman, so... Kung nga kaibigan, confirm, wala po siyang takas at babayaran niya. Maari po lamang na-action na ng violation na ito ang hindi niyo pagtalima sa loob ng 10 araw mula sa pagkatanggap ng notice na ito. Nahulugan. 10 days! Hindi, ano, iko-contest mo na. Na tinatanggap ang nasabing violation. Malalagyan ng alarm ang rehistro ng iyong sasakyan ng land transportation. O, like, ano mo na, bayaran mo na. Sige, since I'm a good abiding law citizen of Manila, I appreciate your warning, your letter, your policies, and thank you for this opportunity. Sana hindi ka nilalamok. Okay, so ito na nga, we called the Manila Traffic and Parking Bureau, yung sa violation talaga nila, using the website that was given to me. Nag-beeping the red light nga tayo dun sa ano, dun sa may Chinese General Hospital. But to be honest, kung makikita niyo yung video, galing kasi akong Dimasa lang, tapos nag-right ako, tapos... nag-left ako actually, tapos kailangan kong pumunta ng right. So, naka-focus yung eyes ko sa pag-right ko doon sa mga tumatawid din. Kasi may mga tumatawid, ayan o, may mga tumatawid dyan. And, doon ako naka-focus. So, kung uulitin natin, makikita na, siguro, ano, to be clear, alam kong mali. Kasi upon reviewing, makikita natin na stop na yung, red na yung stoplight. No, ayun ako yung black na car. Pero, hindi na kasi ako nakatingin doon. Tapos, hindi ako normally dumadaan dito. So, I don't know. Hindi ako familiar sa mga stoplight doon. Tapos, hindi ko napansin na may stoplight doon. Kasi kung mapapansin nyo, wala akong kasabay na sasakyan. So, hindi ko alam kung titigil na ba ako. Minsan kasi nakikiramdam lang ako. So, tatry nating mag-appeal. Although alam ko mukhang malabo, no? Kasi kung re-reviewin ulit yung video, alam kong mali ako. But, yun nga, as I was saying, to be honest, hindi ko po na-notice. Kasi normally, ang mga stoplight, nandoon siya sa far side ng intersection. Kung tama ako, di ba, kumbaga kung tatawid ka, yung stoplight nandun pa sa tatawiran. Ito kasing stoplight nandun mismo sa mismong line, no? Na kung saan ka dapat mag-stop. Tapos nandun pa siya sa pinaka-left. Tapos 5 lanes pa to, including bike lane. Tapos nandun ako sa 4th lane. Tapos nasa edge na ako nung 4th lane. I mean, nasa 4th lane na ako going to the 5th lane. Sa bike lane. Kasi nga, I am about to turn right sa susunod na intersection. So, ang focus ko dito upon reflecting is to look at the right side, not the left side. And I did not notice na may stoplight pala doon. Hoping that the... Ewan ko. But I know some of you will think, oh, wala na yan. Ano na yan, violation na yan. But I'm hoping na the office concern will be understanding and...
Sige, bahala na si Batman. But I am one with Manila City Hall for the strict observation and monitoring of vehicle, no? Maganda yung ganito na apprehension program kung saan, kasi ito talaga kitang-kita sa camera, and ang ganda nung kanilang system because you will receive a notice, tapos there is a link for you to review, and then dun din ako kumalma kasi sabi ko, ah, oo nga, kami nga ito, we went there. And I also talked to their customer service, yung kanilang number dito na 8353-7171. Very accommodating naman yung customer service. Hindi rin ako naghintay ng matagal. And they answer my queries, pero they made it clear that they cannot decide for my appeal. So I need to go through the process, and although she guided me, and thank you for that, kung sino man siya. And yun, maganda yung system, and siguro early in the morning, maganda pa yung mood niya. And hopefully magtuloy-tuloy kasi maganda yung service nila. And thank you for guiding me. August 22 yung violation ko, pero it was generated ng August 23. But I just received this September 30. Ayan. So, medyo isang buwan bago dumating sa akin yung violation. And, pero systematic pa din. Kasi, upon receiving pa naman yung takbo ng aking case, and 10 days upon receive ng ano, pwede kang mag-appeal. And after 10 days, considered final na yung violation. So, today is September 30 nga, and I will try my best to send out an appeal letter. Sana by tomorrow mapadala ko kay sa tito ko, because doon naman ang punta niya sa City Hall, and let's see what will happen. If in case it will not be granted the appeal, of course we have no choice but to pay. But that 2,000 pesos can buy a lot of milk for Joey and Charlie, or buy our food for the rest of the week. So, nakakahinayang. And I learned my lesson, in fairness. Siguro, I will be more observant sa road. Actually, to be honest also, pag nagmamaneho ako with the kids, I am more observant, actually. Yun nga lang, talagang siguro dahil hindi ako familiar dun sa lugar, eh may nakaligtas sa aking stoplight. This is the first time naman for driving over a year or two. Ngayon lang ako nagkaroon ng violation. So, ayan. So, thank you for watching this vlog, and I learned my lesson. Thank you. And Manila Traffic and Parking Bureau, I'll see you. And hoping for your consideration. I know I am not the only case here, and I think I have a similar case before, and I hope you will understand my situation. And ayun, I learned my lesson na po talaga. And if in case I will be granted, I promise now that from now on, I will be more observant of the traffic signs, lalo na yung mga stoplights. And actually, yung isang concern ko is the yung pag mag, yun nga rin, nakaka-phobia din kasi yung mag first lane or last lane, kasi yung mga nagle-left and right, may mga ganun pala. So kailangan, kung hindi ka naman magle-left, huwag ka dun sa first lane, or kung hindi ka magle-right, huwag ka dun sa last lane. May mga ganun pala. So, ayun, I'm still learning, and for all those who are aspiring to drive, or a new driver, eh, ingat-ingat po tayo sa ating mga pagda-drive, and sana hindi kayo magkaroon ng violation and all. Okay? So, thank you for watching, and sparing some of your time hearing my
hinaing. But yun, thank you, and I don't expect you to like this video, but you can do so if you think. Thank you, and see you in my next vlog. Bye.